nakataba agad ng early stage, di ba? Pero eto na. 1-0 lead in favor of Kingpins. Red side dito and blue side naman ng Iphios Esports. Patrick for the fams. Kenshi for the show. Arbs for the drop. Mimo naman sa Bruno and Yami. Para sa kanyang Angela. At naman sa ating red side, yan ang Kingpins. Super din ang ganit ng isang Hylos. Crown naman para sa isang PNK. Crown para sa isang Esmeralda 619 with the Ling and Majo with that Barca. So now, again, 1-0 lead in favor of Kingpins this time around. Para 619 na may gamit ng Lancelot ang gagamit ngayon ng isang Link. So tuhukan pala ang gustong laban dito ng Kingpins mga beswa, pero kita natin si Super Team dito, this is Hylos guys. Meron yun. Trying to anything pero wala at dito ang players ng Kingpins guys to contest this one. Patay pa si Arms! First blood mga kaibigan, nakuha dito na isang Grak at mukhang dediretso dito ang Kingpins for the buff kasi mahuhuli na dito si Paring Yama. Matic! Double kill! For the Barca. Nako po, eto na yung mahirap para sa kanila. Una, dinedelay lang nila si Mimaw para mag-level 3 agad yung fina-funnel nila. Pero kasi sumunod si Arbs, which is napatay pa, then may Lido Wanderer pa sila, tapos makakakuha pa ng blue buff dito si Ling, may red buff pa, si Kram naman, sinisimulan yung top lane. So kung titignan nyo, level gap na yung tropa ng Iphios ngayon pa lang. Early stage of the game, maganda rotation ng Kingpins talaga. Nakikita naman natin dito. Siguro kanina magandang ginawa sa, nung, sa red buff, dapat hindi nila pinilitibus. Ano, ipilit i-burst yung Hylos kasi kaya walang kasama yung Hylos kasi for sure kumukuha na Lido Wandering. Nakakuha pa nga! Nakakuha pa. Pero anyways guys, kita natin dito, ayan na, flicker out. Matic bis. 4619. Yun na, ang sinabi natin sa ula, mga kaibigan. Ginagap talaga sila ng Kingpins para hindi maging maganda yung funnel ni Mimaw. Which is dun sa red side, nakakuhanan sila. Blue side, nakakuha ni Majo. So, nagiging maganda talaga. And Majo, nakakita naman tayo. Dalawa agad. Tatlo agad yung naging kill niya. More on kay Majo na punte. And the Super Teen, ito pa yung malupit. Hindi niya pa nilalapag yung kanyang revitalize. Kanina pa siya nakikipagbakbaka na. Nung sinabi mo yung Super Teen, ang naisip ko yung biskwit. Favorite ko yung dati. May Super Teen ako. Masarap yun. Diba? Merienda yung dati. Pero anyways, that's true. Guys, kita natin dito for Kingpins. Yung grabe pang delay, no? Kasi nalang nila. At akala ko nagkamali na ng mapa. Akala ko blue yung nandun banda. Pero patay dito si Kenshi sa kamay na ng players ng Kings. Nako, eto nga. Aapatin nila yung bottom lane. Level 3 lang si Mimaw. Yung fina-funnel nila is level 3 lang, mga kaibigan. Top lane papunta. Top lane pumupush lang dito. Pero yung isang Ling nakatingin na. Crown, mukhang nagde-delay ka daw. Papasok lang si 619 dun sa isa. Yami, oh. Nabigyan pa. Feather Airstrike na ibigay dito. Pero Tempest of Blades nabigyan din, mga kaibigan. Isa-isa na silang namamatay. Anong kailangan nilang gawin? Majo dito, lumilipad pa. Yami ang naging kanyang punteriya. Pero out na lang din ng tropa. Tatlo yung napatay dito. Dalawa na lang yung natitira plus the top lane na pupush pa dito. Grabe, mag-ano dito yung Kingpins, guys. Literal na parang pinipigilan nila yung movement dito. Ine-enclose nila yung Iphios Esports sa certain parte lang ng mapa ng Iphios to the point na hindi na sila makagalaw. So, supposedly, gagawin nilang counter kasi nagre-react na lang sila. Nagiging reactive. Ng Iphios Esports dito kasi pinipilit nilang backupan din yung gustong gawin ng kanilang team. Eh, meron silang Bruno, so possible siguro gumawa sila ng same na pang mirror nila dito against Kingpins para mabigyan na space yung kanilang Bruno na tumaba. Kasi mahirap kayo sa sitwasyon. Pero anyways, nakaabang Kuya Herb dito. Ang ating mga tropa. Wala bang po? Ito pa, mga kaibigan, pasok lang ang isa. Uy, Feather Airstrike, nabigyan ng hulog ng langit, mga kaibigan. Arms will go down. And may turtle pa din. So, katulad ng sinasabi ni Ate Mong Chantel kanina pa, mga kaibigan, basag na ang rotation ng Iphios Esports. Ang Kingpins naman, ang ginagawa ay rumorotate sila, and yung gusto nilang gawing rotation ng Iphios is ang nangyayari na, which is, wala na. Kumaga, ang gusto nilang gawin, dito tayo. Pero hindi nila nagagawa kasi ang bilis umikot niya, ang bilis umikot ng Ling. Then si Majo maagang nakakuha ng kill. Si Majo din guys, pero kasi siya lipad factor. Pagdating sa team fight, automatic, lipad lang siya, landon na siya. Inaapat bottom din, ano na siya. At kita natin dito, si Crown lang to, mga kaibigan, hindi pa may pasok at
hindi pa papatay dito ng Iphios Esports. At habang nangyayari yun, tinatry nilang patayin yung PNK, pero yun pala, may objective na kinukuha ang Kingpin sa kanila. Tama ka dyan, pero tignan mo yung nangyari dun. Ang tagal nila sa bottom lane, impossible, patayin pa sila dito. Yami, uy, 619, mukhang nakatakas dahil dun sa Tempest of Blades. Norris Patoy naman para kay Super Team na gano'n lang, nagsigurado na hindi mamamatay yung core nila. Kasi medyo malaking bagay pag namatay yung isang core nila dito. Though may mga damage pa na manggagaling sa Kingpins, iba pa rin pagka napatahimik yung core mo. So, napansin mo yung sa baba kanina, bes, apat sila laban kay Crown. Tapos pinupush yung top lane nila. Medyo negative nga, no? Pero eto naman. Feather airstrike. Nadalo. Ito pa, hindi pa tapos ang ating laban. Mag-a-advance pa rin dito ang Kingpins. Pero Wheel of the World na kaibigan, walang damage dito for the side of Kingpins. At pinapasok pa nga ang core dito. Si Kenshi, halos wala ng buhay. At grabe ang crowd control na isang PNK for Kingpins. Level 6 laban sa level 10 na Link. Kayo na lang humusga, mga kaibigan, kung ano yung nangyayari dito sa Iphios Esports. And ngayon, Feather Airstrike. Dinamaan ang dalawang beses si Mimo. Muntikan pang mamatay. And hindi na pinapalabas ng Kingpins yung Iphios dito kahit anong mangyari. So, Iphios Esports, kailangan nila is to clear the minions na lang. Kung magagaling man sa bottom, magagaling sa middle, magagaling sa top. Pero ang problema, hindi dapat sila mag-overextend. Kasi merong Ling na naka-forma and naka-item. Pati nga tayo item ng Ling direct. Oh, sige, diwag. Pero ito. Oh, endless battle. Yes, nakatawad yan pag next niya mabuo is yung pangalan ito. Yung Berserkers Yuri kasi pipitik na pipitik ang critical. Guys, kita nyo kung ano yung difference na nangyayari because of this 10k gold lead ng Kingpins. Lahat ng players dito ng Kingpins majority meron ng first item. Dalawang tira! Sports, wala pa nakakabuo ng first item nila. So pagdating pa lang sa major item, wala ka na agad. At si Mimaw, napatay pa. Nabigyan ng double kill dito ang pare-pares natin. Si 619, talagang kapit-kapit lang pa rin si Superman. I mean, Spider-Man. Sa ating laban natin. Hindi ba tayo dito si Spider-Man? Malagagamboy dito, mga kaibigan. And pinapasok na nila. Alam kasi nila yung kaya nilang ibigay na damage kasi halos lahat ng team ng Iphios dito is level gap. Miski yung offlane level gap, mga kaibigan. And the Feather Airstrike is really doing it. Medyo masakit and kailangan nilang indahin to. It's either matatapos to ng 8 minuto o 9 na minuto. Pero ops, napakagandang pasok na naman. Mimaw, nakapag-backup. Tempest of Blaze na ibigay. Talaga namang sinusugod na. Miski sa base knock-up, for man-knock-up. Pero Glorious Pathway ang sagot naman dito and tatapusin na ng Kingpins ata. Hindi, buong umaalis pa. Pero hindi, tower lock. Mga kaibigan, and for the series win, congratulations to Kingpins.